Hello mga kajosa, ang tutorial natin ngayon is all about YouTube card or info card. Ano nga ba ang YouTube card or info card? Ito ay interactive elements na inilalagay sa mga YouTube videos na ginagamit para i-promote ang video o playlist, website, channel, o pwede ding poll question. Ang info cards ay nakikita sa desktop at mobile. Makikita natin ito sa kanang itaas ng ating YouTube video once pinindot natin ito. Lalabas yung cards at ito ay clickable link. Ibig sabihin, once na pinindot mo ito, mapupunta sa pinopromote na video o kaya naman ay channel. Depende kung ano yung nilagay na link sa cards. Paano ba maglagay ng cards? I-open ang browser, mag-login sa iyong YouTube account, i-click ang avatar o channel icon, then select ang YouTube Studio, i-click ang videos, select ang uploaded video mo na gusto mong malagyan o kaya naman may edit ang info cards. Dito sa example ko, pinili ko itong piniktikan. I-click ang details, yung pencil icon. Hanapin ang card sa kanang ibaba ng iyong dashboard, then i-click ang cards. Pagka-click nyo ng cards, mag-o-open ang isang tab kung saan pwedeng mag-add cards o kaya naman ay may edit ang nagawa nyo ng cards. Pero bago ko ituro kung paano ba ito inilalagay, gusto ko munang ibahagi o i-share sa inyo itong tips na ito kapag tayo ay maglalagay ng info cards. Kailan ba o ano ba ang tamang time para maipakita ang inilagay mong cards? Ang tamang paglalagay ng cards ay dapat doon sa oras na nag-drop off na ang iyong audience. Saan ba natin ito makikita? I-example ko sa inyo itong video kong pinikpikan. Tingnan natin ang audience retention report. Click ang analytics, engagement, scroll down, then sa audience retention, i-click ang see more. Dito sa type, i-select ang relative audience retention. Itong nakikita niyong graph, ito yung graph ng aking audience retention. Suriin mabuti ang graph. Kung saan yung may pababa sa graph, yun yung tinatawag na people drop off. Sinasabi sa graph kung saan ang mga manunood ay may posibilidad na itigil ang panunood sa iyong video. Kapag ang viewers mo ay malapit nang mag-drop off, dito ang time na ilagay mo ang iyong call to action cards na pwede mo silang i-funnel sa iyong videos, kaya naman sa iyong playlist. Isa pang tip sa paglalagay ng tamang oras ng cards ay sa hulihan ng ating video. At least 20% bago matapos ang video, doon ang tamang paglalagay din ng cards. Posible ding ma-miss out ang iyong cards, kaya para mapansin ito ng iyong manonood at ma-maximize ang mga taong posibleng mag-click sa iyong card, maaari mo itong sabihin sa iyong video na mag-click sa iyong card at panoorin ang kapareha o related na video na kanilang pinapanood. Kaya ang dapat mong gawin ay kailangan mong planuhin o isulat ng mas maaga ang call to action na ito. So, alam na natin kung saan time dapat natin ilagay ang ating cards. Balik tayo sa pag-add or pag-edit ng cards. I-click ang pencil para ma-edit ang inilagay na card. Dito, inilalagay ang YouTube link na gusto mong ma-promote. Then, dito naman, inilalagay ang custom message at teaser text. Dito sa teaser text, kapag nilagyan mo ito ng text, ito ay mag-a-appear sa iyong card bago ma-click ang iyong card. Example ko itong sa video ko, nilagyan ko ng teaser text na how igurot cured meat, then click ang save. Dito naman sa custom message, ito naman ay mag-a-appear sa expanded card. Sa pag-add ng card, ipwesto muna ang kulay blue na ito sa tamang time na dapat ilagay ang cards. Pag naipwesto mo na ito, i-click ang card,
I-click ang add card at pumili kung ano ang gusto mong i-promote. Example ko dito is, nag-add ulit ako ng another video. Click create. I-select ang video na gusto mong i-create kung wala sa pagpipilian ang video na gusto mong mailagay. Magpunta sa iyong mga video at i-copy ang URL link nito at i-paste ito sa kin-create mong card. Then, i-click ang create card. Then, gusto ko ding maglagay ng another channel. Itong channel na gusto kong pasalamatan, i-click lang ang create sa tapat ng channel. Then, ilagay ang channel username o kaya naman ang URL. Maari din maglagay ng custom message at teaser text. Same din sa pag-create ng card sa video o playlist. Ayan, i-check natin. I-play lang natin itong video. Makikita nyo na ang teaser text at pag-click ng card. Magkakaroon ng expanded card at yung nilagay nating custom message. Makikita natin sa loob ng expanded card. So, ayan mga ka-Diyosa, kung paano tayo makakapaglagay ng info card o YouTube card. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin channel, mag-subscribe, pindutin ang bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang tutorials. Hanggang sa muli! Bye-bye! Subscribe now!